Part 3. Billionaire's Accidental Wife. Sa loob ng mga unang linggo ni Allison sa opisinang yun, ay tiniyak niya ang pagkitungo niya kay Mateo Sandoval ay formal at businesslike. Ni hindi siya nagpapakita kahit kapirasong pagpapahiwatig na na-attract siya rito. May mga pagkakataon na niyayaya siya nito na kumain sa labas. At kung medyo ginagabi naman sila sa opisina, ay nag-aalok itong ihatid siya sa kanila. Subalit lahat ng iyon ay magalang na tinatanggihan ang dalaga. Malapit lang ang sa amin dito, Mr. Sandoval, wika niya. Nang mag-alok itong ihatid siya dahil inabot sila ng alas 10 pasado sa opisina, kasama ang ilang engineers. Gabi na, Allison. Tsak na mahirap nang mag-abang ng pampasaherong jeep. Delikado sa daan, baka... Tinawagan ko ang boyfriend ko, sir. Hindi na pinatapos ni Allison na magsalita ang kanyang boss. Sasalubungin niya ako sa baba. It was a lie, pero totoong nagpasundo siya. Hindi nga lang sa make-believe boyfriend niya, kundi sa daddy niya. Na marahil kahit hindi niya tawagan ay talagang susunduin siya. At natitiyak niyang nasa parking lot na ito ng building. Salamat na lang, sir, patuloy niya. Yan ang isa sa pinagmamalaki ko sa opisinang ito, ang pag-aalala ng boss sa kanyang empleyado. Her lips curved in a wry smile. Mateo frowned. Naniniwala akong may laman ng sinabi mong yan. Paliwanag mo, he commanded. Umangat ang mga kilay ni Allison. Really, Mr. Sandoval, wala akong ibig sabihin. Hindi ba kaya mo ako gustong ihatid dahil ginabi tayo at nag-aalala ka sa akin? Oh, well, yes. So there, she shrugged. Ipinagpatuloy ang paglilikpit ng mga gamit. Gusto niyang mangiti sa iritasyong nakikita niya sa mukha nito. Good for him. Allison, he raised his hands in defeat and irritation. Why are you so stiff and cold? Bakit napaka-formal mo? Kahit na off office hours, I have not even seen you smile. Ganun ba ako sa tingin ninyo sa akin, sir? Pagmamaang-maangan ng dalaga kapag ko'y ngumiti. Hindi ako aware na ganun ako, Mr. Sandoval. Kung nagiging minus factor pala sa akin ang hindi ko pagngiti, well, I believe I have to smile more often. Don't patronize me, Allison. Naiinis na sagot ni Mateo. Kapag ko'y binabaan ang tinig ng muli magsalita. Oh well, your attitude suits me anyway. Nagtataka lang ako at naitatanong ko sa sarili ko kung napakasiloso ba ng boyfriend mo. Bakit niya nasabi yan? She asked but didn't want to meet his eyes. Hindi ba siya nagre-reklamo dyan sa mga makaluma mong pag-aayos at pananamit? O siya ang may gustong ganyan ng igayak mo? Bumaba ang mga mata ng binata sa binti niya at nagdikit pang lalo ang mga kilay. At yung suot mong stockings, uso pa ba yung makapal na yan? What are you hiding behind those thick nylon stockings? Magaganda naman ang hugis ng mga binti mo ah. Hindi pa rin sumagot si Allison, pero may anino ng ngiti ng pag-aaliw ang sumungaw sa mga labi niya. Ang mokong at pati hugis ng binti niya ay napansin nito. Wika ng dalaga sa sarili. Kapag nasa bahay ka, anong sinusuot mo? Patuloy ni Mateo na hindi inaalis ang pagkakatitig sa katawan niya. Dahilan upang magsimula na siyang mailang at pagpawisan sa kabila ng malamig na hangin ibinubuga ng aircon unit sa loob ng opisina. Duster, sir! Duster? Hindi makapaniwala na wika ng binata. Sabay napahawak ito sa noo. Hindi ko alam itsura ng sinasabi mo. But I can only imagine. And I'm pretty sure not even my mother wears any of those. Iiling-iling na bumalik si Mateo sa opisina nito. Naiwang nagtatatawa naman si Allison. Then her laugh vanished. Nahalinhan yun ng buntong hininga. It was so unfair of him. 4 na buwan na siyang nagtatrabaho rito. Magkasundo sila maliban sa paminsan-minsang nakakairitang ugali nito kapag nagagalit at nagtataas ng tinig. Oh well, lahat naman ng boss may ganun talagang ugali, kahit ang daddy niya sa mga mananahi nila. Pero bakit kailangan hindi nito tapusin ang pagsubok? Bakit kailangan patuloy siya nitong tinutukso-tukso tulad ng ginagawa nito sa ibang nagdaang empleyado nito? Hindi ba nito gustong tahimik at maayos ang takbo ng trabaho nila? Nasusuyang dinampot ng dalaga ang bag at nagmamadaling lumabas ng opisina. Mateo was pacing in his room. Binuksan niya ang blinds ng bintana niya at tinanaw ang parking lot sa ibaba. Bagaman napakalayo na yun mula sa palapag nila. Bukod sa hindi rin niya malaman kung sa bahaging yun ng building pumarada ang sundo ni Allison, yun ay kung may sasakyan ang boyfriend nito. At lalong hindi niya matiyak kung bakit naiinis siya sa assistant niya. Dahil ba may boyfriend na ito? O dahil kahit minsan ay hindi pinagbigyan ni Allison ang alok niya na ihatid ito? O sumama sa kanya sa labas? Did it hurt his ego? Na ang isang tulad ni Allison Diaz ay hindi siya tinatapunan ng humahangang tingin. He wasn't that egotistic.
Noong unang 2 hanggang 3 ayun ang motibo niya ang subukin nito. She had exemplary passed his tests sa lahat ng aspeto. Alison Diaz wasn't interested in him, personally, and that was a novelty. He was torn between relief and wonder. She was an efficient employee. Wala siyang masasabi. Kahit ang mga engineers niya ay walang maipipintas dito. At kahit ang matagal na niyang accountant na si Eric ay puring-puri ang dalaga. At kanina'y totoo sa loob niyang nag-aalala siyang umuwi itong mag-isa. Gabi na at baka wala nang bumubiyahing pampasaherong jeep. At kung mayroon man ay baka mga lasing ang laman. His thoughts went to her faceless boyfriend. Had she loved him that much? Seloso ba to? Ito ba ang may gusto na magbihis si Allison ng mga damit na wala na sa panahon? Well, to be fair, nauuso ang retro fashion sense ngayon. Pero hindi yung ito talaga ang nakagawi ang bihis ng assistant niya. Marahas na ibinaba ng binata ang blinds. Nagagalit siya sa sarili dahil pinag-aaksayahan niya ng panahong isipin si Allison. Bagaman hindi madaling boss si Mateo Sandoval, ay masaya si Allison sa trabaho niya. Metikuloso si Mateo. Perfectionist. Temperamental. Hindi ilang beses niyang nakita ang pagkailang ng mga empleyado kapag nagagalit ang binata. Hindi rin miminsang siya ang nagiging shock absorber ng galit nito, lalo na kapag nagkamali ang mga architects sa ilang delikadong designs. Isang linggo na lang at malalampasan na niya ang 6 probationary period. Natsatsak niyang walang empleyado ang umabot sa ganong buwan kung hindi ito gusto ni Mateo. Kasalukuyang nagmi-meeting ang mga ito, kasama siya, bilang tagakuha ng minutes ng meeting. Nang hingin nito sa kanya ang isang file, mabilis siyang tumayo at lumabas ng conference room para kuhanin yon mula sa filing cabinet. Dahil kahit papaano ay kinakabahan siya kapag sumisigaw na ito. At alam niyang lahat ng naroroon ay katulad niya rin ang pakiramdam. Ang sabi ko, file ng Senate building, Allison! Bulyaw sa kanya ni Mateo. Hindi itong Lucky Mall! Pabagsak nitong ibinalik sa kanya ang folder. I never thought my employees to be a bunch of idiots! She pressed her lips tightly in embarrassment at para awatin na rin ang sarili sa pagsasabi rito ng mga bagay na nasa isip niya. After all, Mateo Sandoval was his boss. Ni hindi niya magawang sulyapan ang mga executives na nasa palibot ng mesa. Ang mga ito man ay umiiwas na mapatingin sa kanya. Kinuha niya ang folder at lumabas uli at kinuha ron ang hinihingi nito at muling ibinigay rito. It was 45 minutes later when the meeting was adjourned. Isa-isa nang naglabasa ng mga architects at engineers at nagsibalik sa mga pwesto nila. Nakayuko pa rin si Mateo sa makapal na file na nasa harap nito at sa wari ay hindi nito nakikitang nakatayo siya ron. Kapag kway tumayo ito at sinamsam ang ilang gamit sa mesa at basta na lang ipinasok sa nakabukas na briefcase. Oh, you're still there! Wika nito nang mapo na siya. May appointment ako at... Nahinto sa pagsasalita si Mateo nang mapo na ang galit sa mga mata niya. May problema ba? Gusto kitang makausap. Seryosa na wika ng dalaga. Allison, nagmamadali ako. Can't it wait? I'll be late with my... It's now or never. Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi ako bingi. She started. Tinitimpi ang galit na kanina pa namumuo sa dibdib. You asked for the Lucky Mall file at natitsak kong yun din ang narinig ng mga narito kanina. If you bothered to ask any one of them. Nagsalubong ang mga kilay ni Mateo sa pagkamangha. Alam ni Allison na mainip pa rin ang ulo nito dahil may mali sa existing project at malaking gastos yon sa bahagi ng kumpanya kapag inulit at malamang ay hindi matatapos sa completion date. Anong ibig mong sabihin, Allison? Marahan ang tanong pero sa ilalim ng tinig nito ay naroroon ang babala. Ang galit niya ay nahalinhan ng kaba pero naroroon na siya at hindi niya matatanggap ang pagkapahiya sa harap ng ibang empleyado na tila siya tanga. That you didn't have to shout at me, Mr. Sandoval. Kung ikaw naman ang nagkamali. If you have raised your voice a little then, I wouldn't really have taken offense. Naiintindihan kong mainit ang ulo mo dahil sa nangyaring pagkakamali. But you literally shouted at me and called me names sa harap mismo ng mga executives mo. Sinikap niyang huwag magrehistro ang panginginig ng tinig. Matagal siyang tinitigan ni Mateo at unti-unti nang nanginginig ang mga tuhod ng dalaga. Ikinagalak niya ang silyang nasa harapan niya. Disimulado siyang humawak sa likod ng sandalan noon upang kumuha ron ng lakas. You are not scared of me, are you, Allison? Kung ang gusto mong sabihin ay kung natatakot akong matanggal mo sa trabaho, then yes sir, natatakot ako dahil mahirap maghanap ng trabaho ngayon bukod pa sa gusto ko ang trabaho ko rito. Pero hindi mo ako dapat sinigawan sa harap ng ibang empleyado mo
dahil lang mainit ang ulo mo. You can shout at me to your heart's content kung walang ibang kaharap at hindi ako kikipo. Sanay na akong napagtataasan ng tinig mo, Mr. Sandoval. Tinatanggap ko rin na ako ang shock absorber ng lahat ng init ng ulo mo. Pero umaasa akong hindi sa harap ng ibang mga empleyado. Ano na lang mukhang ihaharap ko sa kanila sa tuwing nagkakaharap-harap kami? Kung gaano siya katagal na tinitigan ni Mateo ay hindi matsak ni Allison. Marahang tumaas baba ang dibdib niya sa pinaghalong kaba at inis dito. Matanggal na siya kung matanggal sa trabaho. Pero hindi siya papayag na sigawan ni Mateo, lalo at alam niya na nasa tama siya. Ibinaba ni Mateo ang briefcase sa lamesa at unti-unti ay sumungaw ang ngiti sa mga labi nito. That familiar lopsided smile when he was amused. Then her anger melted like ice cream under the sun. I am sorry to have taken it out on you, Allison. I guess I was an ass a while ago. At siguro nga ay nakakalimot akong madalas. Pero hindi siya bibigay ng ganun-ganun lang. Is that an apology, Mr. Sandoval? Umangat ang mga kilay nito bago tumango. Yes, Allison. I apologize. Seryoso na wika ng binata. Hindi naman makapaniwala si Allison sa narinig. Ilang seguntong tinantya niya ang kaharap. The handsome face really looked apologetic. Lumunok siya at marahang tumango. Apology accepted, Mr. Sandoval. Sukat sa sinabi niyang yon ay bumulalas ng tawa si Mateo. Kunot noong napatitig siya rito. May sinabi ba siyang nakakatawa? Iniinsulto ba siya ng tawa nito? Muling naningkit ang mga mata niya. No, don't get it wrong. Anito nang makita ang anyo niya. Iwinasiwas ang kamay. I like you, Allison. I really do. He said, his shoulders still shaking. I know it's a weakness of mine to yell at my employees when things go wrong, and most often than not swearing. Pero minsan man ay walang sumubok na i-check ako, kahit na ang mga senior executives ko, ikaw pa lang. He paused, smiled a little, as if it was all an amusing matter. But if I remember it correctly, I didn't call you names. Hindi ikaw in particular, kundi ang lahat ng mga nakapaligid kanina. Tulad din ng ibang pagkakataong nagagalit ako. Hindi ko tinutukoy sa iisang tao ang sinasabi ko kundi sa lahat. Wala pa akong direktang pinagalitan na empleyado, Allison. Kahit na nakita ko ang ginagawang pagkakamali. Muling naglaho sa isang kisap mata ang galit ni Allison. Pinamulhan siya ng muka at napahiya. I'm sorry, Mr. Sandoval. I didn't mean to... I know you meant it. Agap nito. So, my little old-fashioned assistant has claws, eh? His eyes were twinkling. You were a gem of an employee, Allison, in many ways than one. I couldn't find fault. If you notice, nagiging dependent ako sa'yo sa maraming bagay. You are efficient with sound judgment. Nananatili siyang nakatayo ron at hindi makaapuhap ng iba pang sasabihin. Pinapurihan lang siya nito sa performance niya sa trabaho. Tumaba ang puso niya. Kahit ang mga business associates ko ay walang masabi sa'yo. Alam bang hindi lang iisa sa kanila ang nagnanais na makita ka sa personal dahil sa maganda ang boses mo sa telepono? Napaangat ang mga kilay ni Allison ron. Ngayon niya natanto kung bakit ang ilan sa mga kausap niyang kliyente nito ay gustong maglinger pa sa telepono kahit tapos na ang dahilan ng mga pagtawag. Alam mo ang iniimagine nilang anyo mo sa pagkakaroon ng bedroom voice? Patuloy nito. Kumikislap ang mga mata sa kaaliwan habang hinahagod siya ng tingin. She almost rolled her eyes. Hindi naman siguro nakakabastos, sir. Tama ba? He grinned. They thought my assistant to have a voluptuous body, with skirts going up her knees when you cross your legs. Naiingit sila sa akin. Muli itong humalakhak. Muli ring gumuhit ang inis sa mukha ni Allison. Don't be cross, Allison. Natatawa pa rin sabi ni Mateo nang makita ang pagguhit ng inis sa mukha niya. Alam mo bang ilang beses na kitang lihim na tinititigan? She frowned. And before she could come up with something to say, he continued. Iniisip ko rin kung anong itsura mo kung ilulugay mo yung buhok mo. Nasa tingin ko ba ay gustong maghumiyaw sa higpit ng pagkakabanat mo sa likod? Tingin ko rin may langis pa yata ng nyug kang nilagay. Though I couldn't smell it when I deliberately come near you and inhale your hair. Mr. Sandoval! She was indignant. Subalit nagtawa lang ito. At kung papalitan mo yung suot mong salamin ng contacts? His voice trailed off. Totoo, Allison. Bakit napakaganda ng katawan mo sa kabila ng walang kakwenta-kwentang mga sinusuot mo? Nakakaakit in a way na kahit ang pagkilos mo ay nagbabadya nun. You speak softly. Nasawari ko ba ay... Muli nitong hindi itinuloy ang sinabi. At sa nakikita ni Allison sa mukha ni Mateo, ay natsatsak niyang censored ang kasunod nitong sasabihin.
Pinamulhan siya ng muka. Hindi niya inakala at inasahan ang mga pinagsasabi ni Mateo. Not from him. Alam mo rin ba na magbayad ng mahal ang maraming babae, mapunta lang sa kanila ang mga katangian mong yan? Kung wala ka ng kailangan, ay lalabas na ako, Mr. Sandoval. Formal niyang sinabi at mabilis na tumalikod palabas ng conference room. Nasa labas na siya ay naririnig pa rin niya ang tawa ni Mateo. Tawa ka lang, Sir Mateo. Baka mapanganga ka kapag nakita mo ang totoong Alison Diaz. Wika ng dalaga sa sarili. Simula ng araw na yun ay nagkaroon ng pagbabago ang relasyon nila Mateo at Alison. Hindi lamang siya assistant nito, kundi isa na rin kaibigan, confidant, and shock absorber all rolled into one. Sa kabila ng lahat ng yun ay hindi pinahintulutan ni Alison na makalusot si Mateo sa kung sino siya talaga na malimit nitong gawin. Sinikap niya ring dumistansya at manatiling formal mula sa pagpipilit ng binata na maging malapit sa kanya. She had treasured their relationship. She couldn't afford to lose it by getting too close. Hindi niya gustong magbigay ng daan dito para tawirin ang pilit niyang itinatago sa dibdib niya nitong nakalipas na mga araw. That she was falling for him. Hopelessly, na in love na siya sa boss niya. My date can make it to the concert tonight, Alison. Minsan ay sabi ni Mateo. May dalawang tiket ako rito at sayang naman kung mapapatapon lang. Sama mo na lang kaya ako dahil gusto kong manood ng concert. Seryoso na wika ni Mateo. My services don't extend to dating my boss, Mr. Sandoval. I'm sorry. Formal naman na sagot ni Alison. Bahagyang iniisod ang swivel chair palayo sa mesa dahil nakatukod doon ang dalawang kamay ng binata at nakayuko sa kanya. She couldn't stand being close to him na hindi nananayo ang mga balahibo niya. Nasasamyo niya ang panlalaking scent nito. His clean breath fanning her face. Hindi niya makuhang mag-isip ng matino dahil mas ang attention niya sa nananayong mamunting balihibo niya sa batok at pababa sa spine niya. Really, Alison? Bulalas ito. Hindi mo ako kailangan layuan at tila ako may nakakahawang sakit. That's very insulting, you know? Sir Mateo, hindi yun ang nais kong... Besides, I'm only asking for a friendly date at hindi ko naman sinasabi sa'yo na sumama ka sa akin sa bahay ko at alam mo na. Biglang nanlaki ang mata ni Alison. Abat ang yabang mo naman, sir? He deliberately shocked her. She could see the laughter in his eyes. Padabog niyang inabot ang telephone list finder. I can easily find you a date, Mr. Sandoval. Sinong gusto mong tawagan ko? Si Sophie? Si Grace? O si... Kainis ka, Alison. Ikaw ang niyayaya ko dahil gusto kong kasama ka. You are so comfortable to be with. Hindi ka vain. And you don't feel threatened na makakitin mo ako o expect me to take you to bed after the concert. That it would be a failure on my part kung dadalhin ko ang date kong unskate sa pinto ng bahay nila. Sa pagkamangha ni Mateo ay bumulala siya ng tawa. Sa kauna-unahan, simula nang maging assistant siya nito. Tumuwid ito ng tayo. So, the woman knows how to laugh. And at my expense? Naiirit ang sabi nito. Poor thing! Iiling-iling at nakatawa niyang sabi. Say that again and I'll wring your neck. Pumormal siya. Pero nasa mata pa rin ang kaaliwan. Bakit hindi mo isama ang papa at mama mo, Sir Mateo? Wika pa ng dalaga. Oh, they'd rather watch Julio Iglesias' concert. Muli siyang niyuko nito. Titsak mo bang hindi mo talaga gustong samahan ako, Alison? May date kami ng boyfriend ko, Sir Mateo. Sagot niya na sandaling ikinatitig ni Mateo sa kanya ng mataman. Nasa mga mata ang pagdududa. Paano kung kahit minsan ay hindi ko pa nakikita ang boyfriend mong to? Nag-o-opisina rin siya tulad ko sa Makati. Bahagya siyang nalito at nagyuko niya ang ulo. At paminsan-minsan ay sinusundo naman ako. Pero kadalasan sa bahay na kami nagkikita kapag maaga kami pareho nakaka-uwi. Nasa isang subdivision kami nakatirang pareho. She knew she was blubbering. Lies flowing through her lips. Huminga ang binata ng malalim. You can have the tickets. Kayo na lang ng boyfriend mo ang manood ng concert. Mabilis na umiling si Alison. Salamat na lang, sir. Pero may sarili kaming plano ng boyfriend ko ngayong gabi. She could be mistaken. Pero tila galit ang nakita niyang gumuhit sa mga mata ni Mateo. Naiglap ding nawala. Tumalikod dito at basta na lamang siya iniwan. Matuling lumipas ang mga araw. At walang masabi si Alison sa trabaho niya. Maliban sa pressured siya kapag may apurahang trabaho. Gayunman, nag-i-enjoy siya. At idagdag pang lagi niyang nakikita at nakakasama si Mateo. Kung tutusin, bagaman hindi boring ang trabaho niya, ay natitsak niyang kaya lang nagkakaroon yun ng buhay ay kapag naroon ang boss niya. May mga pagkakataong wala ito dahil dumadalaw sa site sa provincial area at kinababagutan niya ang buong maghapon.
Kung mayroon mang nakakabanto sa kaligayahan niya, ay ang kaalamang may girlfriend na ito, si Camilla. Isa itong modelo at anak ng isa sa mga minor stockholder ng sister company ng Sandoval Engineering, si Harold Acosta. Hindi lang may minsan siyang nakakatanggap ng overseas calls mula sa nobya ng boss niya. Nagdadaan din sa kanya ang mga postcards na ipinapadala nito para kay Mateo mula sa kung alinmang bansang kinaroroonan ng babae. Lihim naman na napipighati ang puso ni Allison sa kaalamang yun. Lihim din niyang pinagsesilosan ang kasintahan ni Mateo. May pag-ibig na ba sa puso ni Allison para sa boss nitong si Mateo Sandoval? At ito na po nagtatapos ang ikatlong kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po!